RX. Chapter 25. Precious POV. Dahil sa ginawang pamamahiya ni June sa akin kaya mas lalong tumindi ang galit na nararamdaman ko para dito. Ang isa ko pang ikinagagalit ay wala man lang ginawa ang mga magulang ko para ipagtanggol ako laban sa babaeng iyon. They only asked me to change my face, bagay na hindi ko gagawin hanggat hindi ako nakakaganti sa babaeng iyon. Hindi ko hahayaang maging masaya sila ni William habang ako naman ay mag-isa at nagdurusa sa pagkawala sa akin ng tuluyan ng lalaking mahal ko. Pero sa ngayon ay iisa-isahin ko sila, at uunahin ko ang babaeng pinagkakatiwalaan ng husto ni June na ayon sa research ko ay Maurice Cristobal ang buong pangalan. Mabilis akong napatayo sa kinauupuan ko at lumapit sa isang cabinet, mula doon ay kinuha ko ang bagay na matagal ko nang itinatago. Hinaplos-haplos ko yun habang naglalakad pabalik sa kama ko, pagkway tinutok ko sa salaming nasa harapan ko. Napapangiti kong inilapit sa mukha ko yun habang nakatitig pa rin sa salamin. Kumanda kayong lahat sakin, lalo ka na June. Ikaw ang isusunod ko pagkatapos ng mahal mong kaibigan. Makukuha kong muli ang lalaking mahal ko at ang lahat ng ari-arian mo, I swear that. Saad ko saka ako tumayo at ibinalik sa kabinet ang kalibre 45 baril saka ako pumasok sa loob ng banyo. Bibigyan ko muna sila ng panahon para mas ulit ang mga nalalabi nilang oras na magkakasama bago ako muling kumilos. William POV. Napapangiti kong pinagmasdan ang aking ina na hindi magkaintindihan kung sino sa kambal ang kakalungin nito. Simula nang makita kami nito ni June na magkasama habang nasa isang mall para ipasyal ang kambal ay lagi na itong tumatawag sa akin at itinatanong kung kailan ba daw nito makikita ang mga apo nito. Bigla akong napangiti sa tanong nito ng mga oras na yun, hindi ko pa man sinasabing apo nito ang kambal ay tila atat na itong makita sina Will at Janet. I'm happy na hindi pa man namin sinasabing apo nito ang kambal ay kiniklaim na nitong mga apo nito ang dalawa. Kaya nang sabihin ko yun kay June ay agad itong nagset ng araw kung kailan nila ipapakilala kay mami ang kambal, at ngayong araw yun. June hiha, pwede mo bang ilagay sa kandanggan ko ang kambal? Nahihirapan kasi ako na isa lang ang nakakalong ko. Mabilis namang tumayo si June at lumapit kina mami at maingat na inilagay sa kandanggan nito ang magkapatid. Salamat, sambit nito habang nakangiti kay June na naupo naman sa tabi nito. Base sa nakikita ko ay tanggap na ni Mami si June bilang future manugang nito, pagkatapos naming sabihin dito ang lahat ng mga pinaggagawa ni Precious ay tila sinaklubon nito ng langit at lupa at pagkway mahigpit na niyakap si June habang umiiyak at humihingi ng tawad dito. At dahil napaka-beauting tao ni June, accept kapag galit ito at nambibigwas ay agad nitong tinanggap ang sorry ni Mami. Ma'am, hawig sa inyo si Jana, kuhang-kuha ang hugis ng lips niyo oh. Sambit ni June na ikinangiti naman ni Mami. I told you, call me Mami. Magiging in-laws na tayo oh. Nahihiya namang ngumiti dito si June at pagkway sumulyap sa akin na tinanguan ko naman. Okay po Mami, saad nito sabay ngiti. Tumayo naman ako sa couch na kinauupuan ko at lumapit sa mga ito. Naupo ako sa tabi ni June at yumakap sa baywang nito. Mabait naman si Mami eh, mali nga lang ng babaeng na gustuhan para sakin. Saad ko na ikinatalim ng tingin ni Mami sakin kaya nagtago ako sa likuran ni June. Noon yun pero ngayon ay hindi na. Si June na ang gusto ko pati na ang mga cuties na ito. O nakikita mo na ba si Mamita kaya kang umingiti? Ham! Tila tuwang-tuwang sambit nito habang nakatitig kay Jana. Ma'am, hindi pa yata sila nakakakita, mag 4 months pa lang sila. Sambit ko kay Mami na kumunot ang noo. Napapabuntong hininga na lang akong sumubsob sa likuran ni June habang hinahalik-halikan yon. Love, mahiya ka naman kay Mami, sita sa akin ni June pero ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Nakangiti namang sumulyap si Mami sa akin at pagkway tumingin sa second floor. Love Tara, may ipapakita ako sa iyo sa kwarto ko na magiging kwarto mo na rin.
Naguguluhan man ay tumayo ito at sumunod sakin ang hilahin ko ito paakyat sa kwarto ko. Love, ano bang ipapakita mo sakin? Bakit kailangan nating magmadali? Clueless na tanong nito sakin na pilyo ko namang ikinangiti nang sumulyap ako dito. Malalaman mo rin, saad ko dito na mabilis inilock ang pinto nang makapasok kami sa loob. Naglakad ito patungo sa may bintana at sumilip sa labas kung saan tanaw ang mga naggagandahang mga bulaklak. Lumapit ako dito at yamakap habang hinahalik-halikan ito sa may batok pababa sa balikat nito. I knew it, wala ka talagang ipapakita sakin, gusto mo lang makascore. Kinasabwat mo pa si mami ha. Bilang nito sakin na ikinangiti ko naman ng husto. Pinaharap ko ito sakin at saka hinalikan sa labi na tinubo naman ito nang walang pag-aalinlangan. Love, kapag napitas mo lahat ng gusto kong bulaklak, may price ka sakin, saad nito na ikinakunot ko ng noo. What price, love? Tanong ko dito nang initian lang nito at kumawala sakin. Mabilis itong lumayo sakin at nagmamadaling lumabas ng kwarto ko. Napapabuntong hininga naman akong naupo sa kama pero napaangat ako ng tingin nang pumasok ulit si June. Cool night kapag nagawa mo ang gusto ko. Saad nito saka muling lumabas ng kwarto. Napapangiti naman akong tumayo, aba choosy pa ba ako? Cool night na yun, palalagpasin ko pa ba? Love, wait, tawag ko dito na halos takbuhin ko na ang palabas ng kwarto para lang abutan ito. Nang makababa ako sa sala ay masayang nagkukwentuhan ang soon-to-be future in-laws habang karga-karga ng mga ito ang kambal. Masaya kong pinagmasdan ang dalawa habang may ipinapakita namang mga picture si June kay mommy na hindi maitago ang ngiti sa labi. I'm so happy dahil finally ay magkasundo na ang dalawang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Love, come here, ipagtitimpla ko lang ng gatas ang kambal. Tawag sakin ni June na mabilis ko namang nilapitan. Ibinigay nito sakin si Will at saka nag-excuse sandali kay mommy na abalang nakatitig kay Jana. Ma'am, kamukha mo si Jana paglaki, I'm sure kasing ganda niyo sila ni June kapag nagdalaga na. Oh gosh, huwag muna pala, mas gusto ko pang manatiling baby na lang si Jana, I'm sure maraming aaligid na makong sa anak ko. Bigla naman akong tinampol ni Ma'am dahilan para natawa si June na may dala ng dalawang feeding bottles na ibinigay kay Mommy, ang isa at ang isa naman ay sakin. Hindi mo mapipigilan ang paglaki ng mga anak natin, ikaw talaga. Ang liit-liit pa nga ni Jana ay kinukontra mo na agad ang mga future suitors niya. Sambit nito sabay haplos sa pisngi ng anak namin na si Will. Ang gwapo mo naman anak, manang mana ka kay daddy mo. Sana ay huwag kang maging babero kagaya ng dad mo ha. Bigla akong napanguso sa sinabi no June. Love, kailan ako nang babae? Nakanguso kong tanong dito na inis ni Ron lang nito sabay pisil sa ilong ko. Joke lang love, ikaw naman hindi na mabiro. 50-50ths ka lang talaga, sagot nito habang pigil-pigil ni mom ang hindi matawa sa sinabi ni June. Anong 50-50ths love? Muli kong tanong dito na ikinatawa naman ng mga ito. Clueless akong nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa habang tumatawa ang mga ito. 50-50ths, basta yun na yun. Sagot ni June na sumandal pa sakin habang nakangiti. Naiiling na lang akong humulik sa pisngi nito na mas lalo nitong ikinangiti. Humanda ka sakin mamaya, bulong ko dito na inirapan lang nito. Gawin mo muna ang utos ko para may price ka mamaya. Ganting bulong nito kaya mabilis kong ibinigay si Will dito na ipinagtaka ng mga ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Mom sakin. Picking flowers, sayang ang price. Sagot ko dito na ikinangiwi ni June sabay sulyap kay Mom ng ngiting-ngiti naman. Pagkuway lumabas na ako sa garden at namili ng bulaklak para sa mahal kong si June, with or without any price ay ipamimites ko pa rin ito ng mga bulaklak na alam kong gustong gusto nito. Una kong pinitas ang mga red roses saka ko isinunod ang tulips at iba pang mga bulaklak na hindi ko na alam kung ano ang tawag. Basta iniba-iba ako para naman hindi magreklamo si June na reklamadora,
Nang makita kong okay na ang dami ay nagpas siya na akong pumasok sa loob. Pero wala na ang mag-iina sa sala, lumapit naman ako kay mami na halatang masaya base na rin sa ngiti nitong hindi na naalis sa labi nito. Nasa kwarto niyo na sila, mukhang inaantok na ang kambal eh kaya pinaakyat ko na sa taas para makapagpahinga silang mag-iina. Salamat anak ha, salamat dahil binigyan niyo ako ng mga malulusog na mga apo. Sige na umakyat ka na doon at ibigay mo yan kay June. You're so lucky to have her, kaya ingatan mo siya at huwag kang gagawa ng anumang dahilan para iwanan kanya ulit. Tumango ako dito at yamakap saka ako umakyat sa kwarto namin ng mag-iina ko. Bahagya akong natigilan sa paglalakad ko habang kausap ko sa cellphone si Maurice, bigla kasi itong nawala sa kabilang linya kasabay ang ingay sa background nito. Best hello, are you still there? Tanong ko kasabay ng paglayo ng cellphone ko sa tenga ko para tingnan kung connected pa ba kami sa isa't isa. Nangunot ang noo ko nang makita kong nakakonect pa rin ang tawag ko dito, ang ipinagtataka ko lang ay ang bigla nitong pagkawala sa linya. Best, hello, anong nangyayari sa'yo dyan? Best, sigaw ko habang nagmamadali akong pumasok sa opisina ni William. Love, bakit nagmamadali ka? Bakit parang aligaga ka? May nangyari ba? Tanong nito na mabilis tumayo nang makita ako. Love, si Maurice, I think something bad happened to her. Kausap ko lang siya kanina at nagbibiroan pa kami, then bigla na lamang siyang nawala sa kabilang linya kasabay ng kung anong ingay sa background niya. Love, let's find her, baka kung ano na ang nangyari sa best friend ko. Maluha-luhang sambit ko dito. Siya, she will be fine. Ang mabuti pa ay maupo ka muna sa sofa at may tatawagan lang ako para hanapin si Maurice. Sinunod ko naman ang sinabi nito, kinakabahan akong naupo sa sofa hindi kalayuan sa kinatatayuan nito. Panay ang punas ko ng luha ko habang panaka-naka namang tumitingin sakin, pagkway binaba na nito ang hawak nitong cellphone sa office table nito at saka lumapit sakin. Don't worry na, hinahanap na si Maurice ng kaibigan kong pulis. Teka lang, ikukuha lang kita ng maiinom mo, palom nito saka lumapit sa mini refrigerator nito na ang karaniwang laman ay energy drink at tubig. Pagbalik nito sa tabi ko ay may dala na itong bottled water, binuksan nito yun at ibinigay sa akin na agad ko namang ininom. Pagkatapos kong uminom ng ilang lagok ay tinakpan ko na ulit ang plastic bottle at ipinatong sa center table na nasa harapan ko. Hanggat hindi ko nakikita si Maurice na ligtas at walang galos ay hindi ako makakampante, ito lang kasi ang naging sandalan ko simula noon hanggang ngayon. Kaya kapag nawala ito sa buhay ko ay para na rin akong nawala ng kaibigan at kapatid na laging nasa tabi ko at umaalalay sakin. Naiiyak akong yamakap kay William na todo alo sakin habang hinhaplos ang likuran ko. Love, tahan na, hinahanap na siya ng mga pulis, mamaya lang ay nandito na ang mga yun kasama ang kaibigan mo. Nagangat ako ng tingin dito habang pinapahiran naman ito ng panyo ang magkabila kong pisngi. I wish okay lang sana siya, dahil kung hindi ay mapipilitan akong gumawa ng hakbang kahit palabag sa batas. Saad ko dito na ikinailang lang nito. Don't say that, love, ang mabuti pa ay umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka muna. Inilahad nito ang kamay nito sakin na napilitan ko namang abutin. Ay nalalayan ako nitong tumayo at saka inakbayan palabas ng opisina nito. Nakaalalay lang ito sakin hanggang sa makarating kami sa tapat ng elevator, nagkusa na akong pumasok sa loob ng bumukas ang pinto noon habang nakasunod lang sakin si William. Kung kailan iilang araw na lang at kasal na namin ni William at saka naman nangyayari ang mga bagay na ito. Habang wala pa kami sa ground floor ay tila nang hihina akong yamakap kay William na agad namang hinagod ang likod ko. Ganon lang kaming dalawa hanggang sa bumukas ang elevator, bumitaw na ako sa pagkakayakap ko dito at sabay na kaming lumabas. Hanggang sa pagsakay namin sa kotse ay nakaalalay ito sakin, ngiti naman ako dito nang sumakay ito sa driver's seat at bahagya pang tiningnan kung maayos ba ang seatbelt ko. I love you, love, bulong nito sakin habang titig na titig sa mga mata ko.
I love you to love, sagot ko dito na ikinangiti naman ito sa kamabilis na humulik sa labi ko bago binuhay ang makina ng sasakyan at nagmaneho pa uwi sa bahay ng mami nito kung saan kami pansamantalang tumutuloy dahil na rin sa request nito. Pagdating namin sa bahay ay agad namang sumalubong sa amin ang future biyanan ko habang nakabantay naman ang dalawang kasambahay sa kambal namin. Habang nag-uusap ang mag-ina ay may natanggap naman akong text mula sa isang unknown number, agad ko yung binasa at halos mabitawan ko ang hawak kong cellphone nang mabasa ko ang text. Meet me sa isang abandoned building, kapag hindi ka nakipagkita sa akin ay ipapadala ko sa bahay niyo ang malamig na katawan ng pinakamamahal mong kaibigan. Huwag mong subukang magsabi kina William, kundi isusunod ko ang mga anak niyo. I will text you the address kapag nakalabas ka na sa gate. Bigla akong napatingin kina William na seryoso pa rin na nag-uusap. Lumapit ako sa kambal at hinalikan ang mga ito sa pisngi bago ako maingat na lumabas ng gate nang hindi napapansin ni na William. Mabuti na lang at nasa labas lang ang kotse ko, mabilis akong sumakay dun at tinawagan ko ang mga tauhan ko gamit ang ibang cellphone na hindi registered. Siguro ay oras na para ipakita kay Precious kung sino talaga ang binabangga nito, idinamay pa talaga ang kaibigan ko. We're on the way, boss, saad ng pinakakanang kamay ko. I will text you the address, siguraduhin niyong hindi kayo kikilos hanggat wala akong utos, baka madamay ang best friend ko. Paalala ko dito. Yes, boss, mag-iingat po kayo. Sambit nito bago nagpaalam sa akin at mawala na sa kabilang linya. Sinasagad talaga ako ng babaeng yun, at dahil binuhay niya ang Evil June na natutulog kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang pagdukot sa kaibigan ko. Nang makita ko ang abandonadong gusali isinuot ko ang black leather jacket ko na nakatago sa loob ng sasakyan ko saka ko kinuha ang baril na may silencer na nasa kasama ng jacket ko. Mahirap nang mahuli ni William na may mga gun on ako sa sasakyan ko, nakarehistro naman ang baril kaya wala akong problema. Pagkatapos kong isukbit sa likuran ko ang baril ay itinali ko naman ang buhok ko at saka ako nagsuot ng face mask. Pagkatapos ay muli kong binuhay ang makina ng sasakyan ko at nagmaneho palapit sa abandonadong gusali. Dahan-dahan kong ipinarada ang kotse ko sa hindi kalayuan saka ako bumaba at naglakad papasok sa loob. Puno ng pag-aalala akong nagmaneho patungo sa lugar kung saan ko matatagpuan si June na bigla na lang nawala kanina habang magkausap kami ni Mommy. Mabuti na lang at kita ng dalawang maid na umalis si June, nagkaroon tuloy ako ng hinala kung saan ito pupunta. Laking pasasalamat ko dahil itinext naman sa akin ng kaibigan ko kung saan matatagpuan ang kinaroroonan ni Precious na sigurado akong doon ang pupuntahan ni June. Habang nagda-drive ay panay ang contact ko kay June pero bigla nitong pinatay ang cellphone nito kaya hindi ko na ito matawagan. Sana lang talaga ay walang masamang mangyari sa kanya dahil hindi ko na alam kung ano ang posibleng mangyayari kapag sinakta ni Precious si June. Dahil sa pag-aalala ko ay mas pinabilis ko pa ang takbo ng sasakyan ko, I don't care kung magkaroon ako ng kaso sa reckless driving. Mas importante sa akin ang buhay ng babaeng mahal ko kesa sa kasong posible kong kaharapan. Pagkatapos ng kalahating oras ay natanong ko na ang abandonadong gusali, nakita ko rin ang kotse ni June, pero bigla akong nagulat nang marinig ko ang sunod-sunod na mga putok ng baril. Mabilis akong bumaba ng sasakyan ko at kinuha ang baril na nakatago sa loob ng sasakyan ko na hindi basta-basta makikita ng kahit na sinuman. Isinukbit ko yon sa likuran ko at saka mabilis na tumakbo papasok sa loob ng gusali, pero bigla akong natigilan nang makarating ako sa ikalawang palapag nang makita ko ang mga walang buhay na katawan ng mga lalaki. Pero wala akong panahon para isipin kung sino ang may kagagawan noon, si June lang ang mahalaga sa akin. Diretso akong umakyat sa ikatlong palapag, hanggang sa makarating ako sa ikaapat na palapag, dun ko nakita si June na nakatago sa may pader at may hawak na Armalite. May katabi itong mga lalaki na tila ba pinoprotektahan ng mga ito si June habang nagmamasid sa paligid. Marahan akong lumapit sa mga ito habang nakataas ang mga kamay, kinalabot naman ng isang lalaki si June dahilan para tumingin ito sa akin.
What are you doing here? Tanong nito sa akin nang makalapit ako dito. Sinundan kita dito, I want to make sure na ligtas ka. Sagot ko dito sabay tingin sa hawak nitong baril. I'm okay, don't worry, may tatapusin lang ako bago tayo umuwi. Saad nito sabay sulyap sa mga nagsulputang mga lalaki kasama ang isa pang June. Love, anong ginagawa mo dito? Tanong ng isa pang June na itinutok ang hawak nitong baril sa katabi kong si June. Naguguluhan akong nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Sino ba sa inyo ang totoong June? Tanong ko sa mga ito. Ako. Sabay nilang sagot kaya lalo akong naguluhan, bawat isa ay pinagmasdan ko ng mabuti. Ako ang totoong June, love, siya ang peke, kaya tapusin mo na siya para makauwi na tayo sa kambal natin. Sige na, saad ni June na nasa tabi ko sabay abot ng baril sakin. Love, don't believe her, ako ang totoong June. Don't listen to her, saad naman ng isa pang June na inilahad pa ang isang kamay sakin. Tinitigan ko ang June na katabi ko at saka ito niyakap, paimpol kong tiningnan ang batok nito at nang wala akong makitang palatandaan na ito nga si June ay tiimbagang akong humiwalay dito at marahang umatras. Nang makalayo ako ng ilang hakbang ay itinutok ko dito ang hawak kong baril at umatras patungo sa babaeng mahal ko. Love, come here, ako ito ang totoong June. Nakangiting sambit ni Precious na inilingan ko ng sunod-sunod. Tama na Precious, hindi ikaw si June. Nang gagalaiting sigaw ko dito na pagak nitong ikinatawa sabay tutok sa akin ang hawak nitong Armalite. Kung hindi rin naman kita maaagaw at mapapakinabangan ang mabuti pa ay mawala ka na. Sigaw nito at akmang kakalabitin ang hawak nitong baril nang bigla na lamang itong napasapo sa may dibdib nito. Napatingin ako kay June na hawak ang baril na nakatutok kay Precious na kasalukuyang nakahandusay sa maruming semento. You deserve to die, not him, sambit ni June na seryosong nakatingin kay Precious na nagawa pang umiti sa kalagayan nito. Pagkway pumikit na ang mga mata nito, nakita kong biglang lumungkot ang anyo ni June kaya iniharap ko ito sakin at niyakap. Don't be sad, hindi niya sasapitan ang ganyang katapusan kung naging mabuting tao lamang siya. Saad ko dito habang hinahaplos ko ang likod nito. Best! Sigaw ni Maurice na puno ng pasa ang katawan at halatang matindi ang pahirap na pinagdaanan sa kamay ni Precious. Bumitiw naman sa pagkakayakap sakin si June at lumapit sa kaibigan nito na inaalalayan ng isang lalaki palapit kay June. Salamat Nick, sambit ni June dito. Walang anuman boss, pero kailangan na nating makaalis dito bago pa dumating ang mga puwi dito. Sagot nito na tinanguan naman ni June sabay sulyap sakin. Best, kaya mo bang maglakad? Tanong ni June dito pero hindi na ito nakasagot nang walang salitang binuhat ng lalaking tinawag ni June na Nick si Maurice na hindi nakapalag sa ginawa ng lalaki. Mabilis itong naglakad palayo sa amin buhat si Maurice habang naiiling namang tumingin sa akin si June at inilahad ang isang kamay. Let's go love, baka abutan pa tayo ng mga pulis dito. Inabot ko naman ang kamay nito kahit punong-puno ako ng katanungan na kailangang masagot asap. I will explain everything kapag nakauwi na tayo, ouch. Daing nito nang akbayan ko ito kaya agad kong tiningnan ang may balikat nito. You have shot, saad ko habang kunot na kunot ang noo kong nakatitig sa sugat nito. The police lang yan, mamaya mo na suriin padating na ang mga pulis, ayaw mo naman sigurong makulong ako diba? Tanong nito na mabilis kong tinanguan saka ito ay nalalayang maglakad palabas ng gusali. Puno man ng katanungan ay pinili ko na lang ang manahimik, hihintayin ko na lang si June na mag-explain kapag handa na ito. For now kailangan na naming makalayo sa lugar, magkahiwalay kaming sumakay ng kotse dahil hindi naman pwedeng maiwan ang isa sa sasakyan namin. Love, ingat ka sa pagdadrive, bilin ko dito nang makasakay ito ng kotse nito na tinanguan naman ito. Ingat ka din love, sagot nito sabay flying kiss bago ito nagdrive palayo sakin. Mabilis namang akong sumakay ng kotse ko at sinundan nito. Hindi ko hinahayaang makalayo ito sakin dahil nag-aalala ako dito, lalo na at may tama ito ng bala sa balikat nito.
Nagtataka ako ng mag-iba ito ng ruta pero patuloy lang ako sa pagsunod dito. At pagkalipas ng isa't kalahating oras ay huminto na ito sa harapan ng isang malaking bahay. Pagkway huminto ito at bumaba ng sasakyan, naglakad ito palapit sa akin at sinenyasan akong bumaba ng sasakyan. Bumaba naman ako na ikinangiti nito, "Love, come, may ipapakilala ako sa'yo." Saad nito na agad yumakap sa baywang ko nang makababa ako ng kotse ko. "Hindi ba sumasakit ang balikat mo?" Tanong ko dito habang papasok kami sa loob ng gate na binuksan ng dalawang lalaki na may kalakihan ang katawan. Yumukod ang mga ito sa amin nang makapasok kami sa loob ng bakuran, kinakabahan naman akong tumingin dito nang buksan nito ang malaking gate. "Best!" Sigaw ni Maurice na iba na ang suot at malinis na rin ang hitsura at halatang nagamot na ang mga sugat nito. "Kumusta na, best? May masakit pa ba sa'yo?" Tanong ni June dito na iginiya ang kaibigan sa mahabang sofa. Maligayang pagbabalik siya ni Orita, sabay-sabay na bati ng mga babaeng nakasuot ng uniform ng kasambahay. Umiti naman si June sa mga ito habang ako naman ay naupo sa single couch. "Best, ang bad ng lalaking yun," sambit nito na animoy batang nagsusumbong sa ina nito habang nakaturo kay Nick. "Why?" Tanong ni June dito habang naiiling naman si Nick na naupo sa isang silya habang umiinom ng juice sa hawak nitong baso. "He kissed me," sigaw nito sabay tingin ng masama kay Nick na wala man lang reaksyon sa sinabi ni Maurice. Natatawa namang sumulyap sa akin si June nang initian ko naman. "What's wrong with that? Single ka na, diba? Iniwan ka ni George kaya? Hey, it's just incident, malikot ka kasi at maingay kaya you deserve it." Biglang sabat ni Nick. Mukhang maganda ang magiging kwento ng dalawang ito. "You mean it? You kiss snatcher?" Sigaw ni Maurice na mabilis tumayo at nilapitan si Nick. Tumayo naman si June at lumapit sa akin, sabay hila patayo sa akin. Sumunod naman ako dito nang hilahin ako nito patungo sa ikalawang palapag ng bahay at pumasok sa loob ng isang silid. Napahinto naman ako nang makita ko ang dalawang tao na nakaupo sa sofa at nagkukulitan, nahinto lang ang mga ito nang tumikim si June ng malakas. "Baka pwede nyo nang tapusin ang kaharatan nyo, hindi ba kayo nags-asawa sa pagmumukha ng isa't isa?" Tanong nito na ikinalingga ng babaeng kamukha ni June pero may edad na. Ako na may tahimik lang na nakatayo sa may pinto habang tila may pinag-uusapan ang tatlo sa may veranda. Pagkatapos ng may 20 minuto ay lumapit sa akin si June at ipinakilala ako sa mga ito sabay hila sa akin palabas ng